E paano kung yun lang yung hawak mo? Okay lang ba dito na nabag-bodega pero alts lang muna like XRP, Matic, ETC? Ako hindi lang ako comfortable. To be honest, na alts lang ang hawak. Kasi based on personal experience, mas komportable ako lalo na pagka long term yung big caps, Bitcoin, Ethereum, and the big caps. Kasi you'll never know eh. For example, hawak mo lang halimbawa is XRP. Kita mo, umaakyat si Bitcoin. Lagi kasi di ba, ang flow ng pera, BTC, Ethereum, major cap alts, medium cap alts, small caps, and meme coins. Ganun yung flow ng pera. Madalas, pagka ang flow ay nakay BTC, tulog yung mga alts. E paano kung yung alt mo, eto nangyayari eh. Ito, totoo po ito. Alright. Halimbawa na lang, kasi nga yung alts, for example, XRP. Meron siyang value proposition. Meron siyang unique selling proposition. Meron siyang problem na sinosolve. Tapos, merong possible na alts na ginagaya siya. Yung use case niya ay ginagaya. And okay, yun ang puntahan ng money flow. Posible. Kasi mas mura. Tapos, may mga transaction, etc. So, maiiwan ngayon yung XRP mo. Are you getting my point? E paano kung yun lang yung hawak mo? Paano kung Matic lang? Paano? Layer 2. Tapos, si layer 2, nandiyan na, meron na, optimism ba isang layer 2? Paano pag may mga bago na naman layer 2? Nahahati-hati sila. Yun yung challenge ngayon, kung alts lang yung hawak nyo. Follow for more Tito Moves!